Hey, what's up, sub James C. Vlogs. Welcome to my channel. At ngayong araw ay bibigyan ko kayo ng 5 tips para ma-improve ang iyong sarili at magkaroon ng maraming jowa. Watch it. Katulad na narinig nyo kanina, ibibigyan ko yung 5 tips para man ma-improve ang sarili at hindi lang yon, makakatulong pa ito para makahanap kayo ng mga jowa, lalo na mga lalaking wala pang jowa dyan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Tip number 1 is the eye-to-eye contact. What is eye-to-eye contact? Eye-to-eye contact is ito yung titignan mo yung babae at titignan mo siya sa mata niya na hindi ka nahihiya. Bakit mahalaga ang eye-to-eye contact? Kasi dito malalaman ng babae kapag nakapay attention ka sa kanya at kung talagang interesado ka sa kanya. At ang sinasabi ni Google na ang eye-to-eye contact is a form of body language which is important during communication. When you keep eye contact with the person you are talking to, it indicates that you are focused and paying attention. It means that you are actually listening to what the person has to say. So, yun ang mahalaga sa eye-to-eye contact. Kasi, makikita mo, halos lahat ng tao, kapag kinakausap ka, o kinakausap mo sila, hindi tumitingin sa mata mo. At pwedeng mag-i-indicate yun na hindi sila interesado sa'yo or nahihiya lang sila. For you naman na ikaw nanonood, kailangan mo makipag eye-to-eye contact. I know na maraming na nangyayari na ganito. Kahit naman sa inyo. Kapag may kinakausap kayo at hindi kayo tinitingnan sa mata, it means hindi sila interesado sa'yo. At ikaw naman, kung hindi mo sila tinitingnan sa mata habang nakikipag-usap ka, dalawa ang pwedeng ibig sabihin nun. Pwedeng wala kang confidence tumingin sa mata nila or talagang hindi ka lang interesado. So make eye-to-eye contact sa mga kinakausap mo para naman makita nila na sincere at seryoso ka sa kanila, lalo na sa trust. Makikita nila doon kung trust ka ba nila o hindi. Kasi mararanasan nyo, kahit na makausapin ko, nakaganan ako, hindi ko ay tinitingnan, di ba? Makikita nyo na hindi ako interesado sa paggawa ng video. So make eye-to-eye contact para naman ma-improve ang sarili at magka-jowa kayo. Tip number 2 is to having body language. Guys, marami sa mga lalaki ngayon walang body language. Yung iba naka-slouch. Yung iba, hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa katawan nila. So, having body language is so important na dapat always have a body language na maganda. Lalo na para sa body language kasi makikita yung confidence at kung sino ka talaga sa person. Kung ikaw ba yung naka-louch? Kung ikaw ba yung siga na ganun? So, perfect your body language like this. Yan. Kasi, minsan, may nakita ko, yung jowa, yung lalaki naka-louch, and yung babae na napaka-straight. Napaka-ganang straight. Ang pangit tingnan, guys. Kasi kung makikita nyo naman na naka-slouch kayo at hindi maayos yung katawan nyo, advice ko lang na pumunta kayo sa gym. Kasi body language is so important. Doon makikita kung gaano ka confidence, gaano ka katatag, paano ka maging lalaki, at makakatulong yun para makahanap ka ng jowa. Kasi sino ba namang babae ang gusto na naka-slouch? Napaka boring tignan, napaka mainitin, mga ganun na lalaki. So, I'm not saying na I'm a perfect sa body language, but meron lang akong alam na konti. And as sabi ni Google dito, na it's highly important to have proper body movements and posture while speaking on stage in front of an audience. Kahit naman, kahit saan, audience, sa kausap mo, or sa liniligawan mo. Body language is important in all forms of communication. It helps to break the barrier of unfamiliarity and helps to form a better connect to the recipient of information. So, body language is so important to improve yourself and
making a confidence. Kasi many girls gusto nila yung confidence na lalaki. And ayaw nila yung parang just a loser guy. Sorry ah. Pero you need to improve yourself para lamang magkaroon kayo ng jowa. Kung may improve yung sarili nyo. That's hindi lang aspect sa pagiging paghanap ng jowa. Pati na rin sa pagiging sarili. Improvement sa sarili mo. So, tip number 3 is vocal tonality. Yeah guys, vocal tonality. Most important din to sa communication at pag-improve sa sarili at paghanap ng jowa nyo. So, kung sakaling makikipag-usap kayo sa napupusuan nyo or nagugusto nyo na babae at yung boses nyo ay ganito, paano kayo matakayang hindi? Ba? Kasi so, guys, kung hindi nyo man narinig, ibig sabihin, makikita nyo sa akin na parang nawala na akong confidence, nakita nyo na parang wala ako sa inyo, na parang hindi ko kayo kinakausap, at napaka-boring kasi napakahina ng boses. So, vocal tonality is important para ma-improve yung sarili nyo at makahanap nyo kayo ng jowa. Kasi kung tipong first date nyo tapos napakahina ng boss mo, di ba? Guys, vocal tonality guys, first date guys, minsan di kayo nagsasalita, di ba? So, vocal tonality is so important para maka-communicate kayo. First, siyempre, eye-to-eye contact. Kailangan nyo magpag-eye-to-eye contact at proper body language at the same time, vocal tonality. So, di ba? Nakaka-improve na ng sarili. Kung makikita nyo ako naka-eye-to-eye contact, body language, as malakas pa yung boses ko, it means na nasa inyo ako at kinakausap ko talaga kayo. I'm not perfect, pero sinasabi ko lang yung mga experience ko para naman matutunan nyo. So may sinasabi nga si Google at kaka-search ko lang ito yon. It helps to build trust, guys. To build trust. Hindi lang sa mga kausap nyo, pati na lang sa liligawan nyo. Kasi kailangan maging sincere eh. Para malaman niya na seryoso ka talaga sa kanya. So yun talaga, kaya napaka-importante ng vocal tonality. It helps you to build genuine conversation, trust, and at the same time, hindi mabuboard yung kausap mo. Kasi, once na naboard siya, mahina yung boses mo, sabihin na natin naka-eye-to-eye contact ka, bad language, and mahina yung boses mo. Wala pa rin yun. Minsan, hindi ka niya pakikinggan kasi ang pakahina ng boses mo. Parang bababa yung confidence mo dahil sa bagay na yun. So, having eye-to-eye contact, body language, and vocal tonality helps you to improve yourself. And hindi pa natatapos yan, guys. May dalawa pa tayo. Kaya, stay tuned pa rin kayo. Kung bored na kayo, bahala kayo. Gago! And tip number 4 is smiling. Bakit ba napakahalaga nito? Kung bagay na to is smiling. Remember guys, kung nakabusangot ako tapos ganyan ako mag-explain sa inyo. Ano ba sa tingin nyo? Panonorin nyo pa ba ako? Hindi. Tapos nga ganyan ako. Yun nga, guys. Ganito nga yan, no? Ganyan nga. Diba? Parang ang boring kapag wala kang smiling sa ano mo, sa ginagawa mo. So, habang smiling while nakikipag-usap ka sa iba or nakikipag-communicate ka or sa panliligaw mo, it's important thing din. Because smiling keeps conversational genuine. Hindi ako magaling sa English guys ha. Sana kayo. Pero, yun na yun. Bahala na yun. But smiling is so important na the aspect na dapat malaman nyo when trying to have communication with others and finding a jowa. And as sabi dito ni Google ay, smiling is a non-verbal communication and often it speaks louder than any word you can say. For example, naglalakad kayo sa daan and nakismile kayo. Tumingin ka sa isang babae, tumingin ka sa isang tao na hindi mo kakilala, nakismile ka. At gagawin din nila mag-i-smile sa'yo. Pero kung hindi siya masungit, mag-smile siya sa'yo. O kung masungit siya, magtataka siya, ba't gano'n nakismile sa kanya? Baka may bala ka na masama or manyak yung pagkakismile mo. So guys, huwag manyak smile. Dapat smile, yung genuine smile, hindi naman yung manyak. Gago! Hindi gano'n guys. Kasi kakalain ng mga tao, manyak ka or may bala ka masama sa kanya.
So having a proper smile, genuine smile is important thing then. And asabi bi dito, and it is so important in leadership that you can learn to smile because it communicates a sort of friendliness and openness, and it take you a more attractive leader. Guys, attractive leader. Pinag-usapan natin dito is pagiging leader mo. Kasi ang pangit kung hindi ka naki-smile while talking ka sa iba. Nakabusangot ka. Siyempre, anong isipin nila, di ba? So, having a genuine smile is so freaking important. So guys, meron na tayong eye-to-eye contact, body language, vocal tonality, and smile. Four most important thing na dapat yung malaman. And the last one is facial expression. Guys, hindi naman pwede sa lahat ng conversation nyo, sa lahat ng liligawan mo, sa lahat ng pagkikipag-usap mo sa tao is nakismile ka. Minsan, magsasalita din niya ng malungkot. Sabihin niya yung past niya, yung mga nangyari sa kanya na negative. So, hindi naman pwedeng nakismile ka kahit sa bagay na yun. So, dapat gamitin mo rin yung facial expression mo para naman makasaway ka sa rhythm ng pag-uusap nyo. Kagaya na lang na po, mag-shota, tapos mara may shota kayo or may liniligawan kayo, nagkikwento siya ng malungkot. Tapos ikaw nakismile pa rin kasi dahil sinabi ko dahil nakismile. Mag-freak out siya, magugulat siya, ba't ko nakismile? Eh, ganito yung kinakwento ko. So, dapat, facial expression, ginagamit siya all the times. Not always smile, guys. Pero, at the same time, talagyan nyo ng facial expression para naman maging genuine kayo. So, guys, yun ang aking limang tip kung paano mo improve yung sarili at magkaroon ng maraming jowa. Sana makatulong sa inyo. Ang una ay eye-to-eye contact, the body language, the vocal tonality, the smile, and the lastly is the facial expression. So guys, kung may natutunan kayo, just comment below, sabihin nyo kung ano natutunan nyo. And kung magagamit nyo man yon, comment below kayo at tignan nyo kung okay ba. Kasi based on my experience, ganun ang ginagawa ko kapag kailangan ko ng tulong. Para maging confidence lahat ng aspect para mag-jowa ng marami guys. Yun, alam ko naman sa mga lalaki dyan, gusto nyo ng jowa na marami. Jowa na marami, pero dapat maging loyal kayo, syempre. Mahirap kapag manloloko lang kayo ng babae tapos kagamitin yung sinabi ko. Pero nasa sa inyo yun guys, kung gusto nyo gawin. Basta ako, gusto ko yung tulungan para ma-improve yung sarili nyo. Hindi lang sa lalaki, pati na rin sa babae. So, okay. Gamitin nyo yung aspects na yon para maging confidence always. Hindi naman sa always parati-parati, baka kasama yung mga kaibigan mo. Napaka-confident mo pa rin. Hindi. Dapat gagamitin mo lang yung kapag kailangan mo talaga. Or all the time. Pwede rin naman all the time. Yun lang guys. And I hope you learned so much sa video ko. So, if hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking video, click mo lang yung pulang button dyan sa ilalim. And click the thumbs up button. So, comment below kung may natutunan ba kayo or nagamit mo siya sa mga communication skills mo sa iba. And hope you so learned so much guys. So, peace out. See you to my next video, the part 2 kung anong gagawin mo kapag sa first date nyo. So, yun. Agad na lang guys. Peace out. Bye-bye.